Ginamit lang ng mga kaaway sa politika ang budget hearing ayon kay Vice President Sara Duterte para siya ay atakihin. Kaugnay nito ay isinagot ni Vice President Sara ang patutsadang nag-ala Bratinela or asal Bratinela siya sa budget hearing ng House of Representatives. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin. Sa isang interview kay Vice President Sara Duterte kamakailan, nagpaliwanag ang pangalawang pangulo patungkol sa mga nangyari sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal nito sa taong 2025. Partikular na nga dyan ang hindi niya pagsagot sa mga tanong ng ilang miyembro ng House of Representatives. Naging laman ito ng balita kung saan may mga nagsasabi pa na nag-asal Bratinela si Vice President Duterte at hindi raw ito sanay na matanong kaya ganun na lamang ang naging asta ng pangalawang pangulo. Pero sabi ni VP Sara, sanay siyang sumagot sa mga tanong kaya nga nagpapaunlak siya ng mga interview. Dagdag pa nito, na alam din ng taong bayan na hindi siya isang spoiled brat. At alam ng taong bayan na hindi ako Bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Paliwanag pa ng bise na baka hindi lang sanay ang ilang miyembro ng kamera na hindi nila makuha ang gusto nilang sagot. At hindi sanay yung mga ilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Naniniwala naman ang pangalawang pangulo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno na aniya ay nakalagay sa saligang batas. Yun nga lang aniya ay pinili niyang hindi sumagot sa question and answer portion sa budget hearing ng Kamara at desisyon na ng mambabatas aniya kung ano ang gagawin nila sa budget ng OVP. Pero ang tanong, hindi ba dapat karapatan ng taong bayan na malaman kung saan mapupunta at gagamitin ang pondo ng OVP para sa 2025? Ito ang naging tugon ng Vice Presidente. Yes, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Pagbibigay diin pa ng pangalawang pangulo na ginagamit lamang ang budget hearing para siya ay atakihin. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Nakatakda namang ibunyag ni Vice President Sara sa ikalawang bahagi ng kanyang interview ang dalawang tao na may hawak ng budget ng bansa. Aniya, isa ito sa mga dahilan ng kanyang pag-resign bilang kalihim ng Department of Education.